Kung gusto mong maayos na pamumuhay, hindi pera ang pag-uusapan natin, kundi sarili mo mismo. Uulitin ko, kung gusto mong maayos na pamumuhay, baguhin mo ang pag-iisip mo. Number one, isipin mo na balang araw, mawawala ka sa mundong to. Huwag kang matakot. Hindi mo kontrolado ang buhay mo. Hindi natin kontrolado ang buhay natin. Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala. Maaaring 50 taon mula ngayon. Maaaring bukas na. Umaaring ngayon. Wala ni isang nakakaalam. Imbis na matakot ka, kailangan mong tanggapin na ang buhay ay parang bula. Napakaikli lang ng buhay. Yakapin mo ang katotohanan yan. Ibig kong sabihin ay yakapin mo ang takot mo. Nang sa ganun ay maibuhos mo lahat ng lakas mo ngayon. Give your best today. Ibuhos mo lahat ng pagmamahal mo ngayon. Sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, o sa taong mahal mo. Maikli lang ang buhay, kaya mamuhay ka ng tama. Number two, isipin mo na kung nakaya nila, gumawa ka rin ng paraan para makaya mo rin. Hindi ibig sabihin na madali lang sa kanila ay madali lang din sa'yo. Pero hindi imposible. Kung hahatiin natin sa dalawa ang imposible, magiging I'm possible. Kailangan lang ng sipag at tiyaga para makamit mo ang tagumpay. Number three, isipin mo na kung hindi ka masaya, huwag mong paglaanan ng oras. Maraming tao ang gumagawa ng mga bagay na hindi naman nila gusto ang kanilang ginagawa. Huwag mong gawin kung napipilitan ka lang. Kung gusto mo talagang magtagumpay, magsakripisyo ka. Tanungin mo muna ang sarili mo. Magiging masaya ba ako sa gagawin ko? Sasaya ba ako sa magiging resulta nito? Kung hindi, huwag mong sayangin ang oras mo sa wala. Number four, isipin mo na ikaw ay ikaw. Hindi ka magiging masaya kung binabago mo ang sarili mo para lang matanggap o magustuhan ng iba. Huwag kang makikipagkompetensya sa kanila. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Ikaw ay ikaw. Ako ay ako. Sila ay sila. Number five, isipin mo na ang lahat ay nasa sayo na. Hindi bagay o tao ang kailangan mo para maging kumpleto ka. Kasi kumpleto ka na. Material speaking, may mga tao na akala mo wala silang problema kasi mayaman na sila. But most are empty inside. May mga mahihirap din na matatamis ang mga ngiti. Bakit? Tayo ang nagkukontrol sa kaligayahan natin. Happiness is a state of mind. Tandaan mo yan. Number six, isipin mo na ang negatibong mga tao ay hindi para sa'yo. Paano ka sasaya kung napapaligiran ka ng mga taong makikitid ang utak? Huwag kang magpapa-apekto sa mga taong sinasabihan ka na hindi ka marunong makisama. Kasi ang tunay na kaibigan o kapamilya, tatanggapin nila kung ano ang gusto mong maging. Kailangan nating baguhin ang ating pag-iisip para umunlad. Tayo lang ang may kasalanan kung bakit tayo nagkakaganito. Iwanan mo ang lumang pagkatao mo. Mahalin mo ang bagong ikaw at salubungin mo ang bago mong hinaharap.